opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Programang Break Time. Hoy, mayno sila kay Mayor Deo Makalma. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Minus po muna si Mr. Yepecho Corpus. Yun. Ako po si Aliyah Ikatlo. Yun! Partner natin ngayon si Miss Aliyah Ikatlo. Hindi ikaapat. Ikatlo. Yun. The wala third. Mo ng showbiz princess ngayon. Dahil naka-upo na si showbiz princess. Yun. O nga pala, dapat palang introduction ko, showbiz princess. News princess tayo News ngayon, lakay. R.H. Break Time. Sa dibong headlines, mga kaibigan, pagunitan ng Semana Santa, sasabayan ng big time oil price increase. State of calamity sa Metro Manila pinadedeklara dahil sa grabing traffic. Wow! RH Break Time. Dry season sa bansa, opisyal nang dineklara ng PAGASA. Baknotan La Union, posibleng dumanas daw ho ng mataas na heat index. PBBM pinaghahanda ang militar sa tinawag niyang emerging threats. RH Break Time. Ilang bagay naman ng Chocolate Hills abay tinapyas para daw po maitayo ang mga resort. Ayon po yan kay Secretary Loizaga ng DENR. Sakit na pertussis kumakalat sa ibang lugar sa NCR. Pagbabakuna sa mga bata, panawagan ng DOH. RH Break Time. Tatlong magkakamag-anak natusta ng masunog ang kanilang bahay sa Binmali, Pangasinan. Rider na gulungan ng pampasaherong bus sa Makati, patay. Truck driver patay din sa Maynila. Abay, ingat sa ating mga rider, sa ating mga driver. RH Break Time. Mga Pinoy sa bansang Haiti abay tiniyak na ligtas sa kabila ng nangyayaring kaguluhan doon, ayon po yan sa DFA. Lambanog ng Quezon Province, pangalawa sa best spirits sa buong mundo, ayon po yan sa Taste Atlas. Anong lasa ba ng lambanog? Natikman mo na ba lambanog? Tatanungin ko nga, dapat sa yan lakay eh. Ah, hindi naman ako umiinom eh. Ay, ang iniinom lang namin sa La Union ay basi. Basi. Ako yung kasi alak na gawa sa sugar cane. Ako kasi lakay tubig lang eh. Kasi sabi ng DOH dapat uminom daw ng tubig dahil summer season na. Yun. R.H. Break Time! Sa ating pong mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Pero heto, bad news muna tayo. News Mio, sinasabi na nga natin talagang matindi ha. Sasabayan ho ng big time oil price hike ang paggunita ng mga Pilipino sa Semana Santa sa susunod na linggo. Sa pagtaya ho ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE, posibleng tumaas daw po ng mula piso 90 centimos hanggang 2 piso at 10 centimos ang presyo kada litro ng gasolina. Posibleng tumaas naman ng piso 35 centimos hanggang piso 50 centimos ang kada litro po ng diesel. Habang posible namang tumaas din po ng 1.40 piso and 40 centavos hanggang 1.50 o piso hanggang o piso at 50 centimos ang kada litro ng kerosene. Ayon po sa kay Rodella Romero, Director ng Oil Industry Management Bureau, posibleng makaapekto daw po sa oil price hike ang pag-atake ng Ukraine sa malalaking oil refineries ng bansang Russia, pati na rin ang pagbawas daw ng bansang Iraq sa crude export, pagbaba ng fuel stockpile ng Estados Unidos, at mataas na demand ng langis
ng China. Samantala, pinadedeklara naman ng Management Association of the Philippines ang state of calamity sa Metro Manila dahil sa lumalalang krisis sa trapiko. Sa datos ng Management Association of the Philippines, tinatayang 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa traffic congestion. Ayon kay Eduardo Yap, opisyal ng grupo, kapag ang isang kalamidad ay nagdudulot ng 1 bilyong pisong pinsala, ay maaari nang ideklara ang state of calamity. Una na rin nilang iminungkahi ang pagtatalaga ng traffic SAR na tutugon sa mga problema sa trapiko na tinabla naman ng Metro Manila Development Authority. Abay, talaga ng matindi ang traffic, Miss Leia, no, ha? Eh, paglabas pala ng bakuran mo, traffic na, ha? Oo, lakay. Bukod sa traffic, no, syempre, kapag nag-commute ka, pumipila ka pa. Yun. Dagdag yun sa nasasayang na oras. Yan ang dinaranas ni Miss Leia tuwing papasok siya sa ating istasyon. Kaya, ano, tama lang ba na i-declare na ang state of calamity? Eh, ngayon, anong gagawin kapag i-declare ng state of calamity sa traffic? Magbabawas ba tayo ng traffic? Mabibigyan ba tayo ng insentibo dahil sa kalamidad na dulot ng traffic? Naku naman, no. Official na dineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng dry season o mas kilala bilang summer. Sa isang press conference, iniyagpo ng Weather Bureau PAGASA na ito po'y kasunod ng pagkatapos ng season. Panahon ni Hanging Amihan. Talaga naman, Amihan. Ayaw mo na kaming balikan. Diyos mo. Wala namang ganyanan. Ano, ha? Matapos ang ating ilang buwan ng pinagsamahan na malalamig na gabi. Ha? Diba? Babalik naman daw siya. Kailan? Sa susunod na taon. De, mga Disyembre daw uli siya babalik. Sa mga susunod na buwan, asahan nila ang mas mainit na panahon na posibleng tumagal hanggang sa buwan ng Mayo. Ayon po sa PAGASA, posibleng magpatuloy daw po ang mas kaunting ulan sa bansa dahil na rin sa umiiral na El Niño phenomenon. Umalis si Amihan, heto naman si El Niño. Paalala ho ng PAGASA sa publiko, gawin daw po ang mga simpleng akbang tulad po ng palaging pag-inom ng danum o tubig. Pag-iwas po na direktang tamaan ng sikat ng araw o exposure po sa araw para hindi ho magkasakit na dulot ho ng taginit tulad nga po ng heat stroke at ang pinakamatindi. Ano, lakay? Cancer. Ayun. Sa balat. Oo. Diba? Kaya mag-ingat-ingat delikado po tayo. Yan. At sa kaugnay na balita, inaasahang makararanas ngayong Biyernes ng danger level na heat index ang Bacnotan, La Union hanggang bukas po yan, araw ng Sabado. Uh-huh. Ayon sa PAGASA, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius, wow, ang heat index sa naturang bayan sa magkasunod na araw. Itinuturing ng Weather Bureau na mapanganib ang heat index na mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Babala ng PAGASA, posibleng maranasan dito ang heat cramps at heat exhaustion na maaaring humantong sa heat stroke. Aba, kawawa naman yung mga kaanakan ko dyan sa Bacnotan, La Union yan, ha? Diyos me, yun naman, no? Aba, ingat po kayo, nakapudputot apaw. Ayun, lakay bukod sa La Union, no? Marami ring mga lugar na nakararanas ng diba? Danger level na heat index. Imagine mo, wala pang hindi pa dine-declare, bago pa man i-declare ang summer na season, matindi na ang init. Ayun, talaga naman, no? RH Break Time. Oh, wait muna. Wait muna sa iba pang mga balita. Meron muna tayong follow-up report sa nangyayari pong tension ngayon dyan po sa isang exclusive na village sa may Parañaque. Nandyan po si RH6 Sherwin Batalfaro. Sherwin, ano ng balita? Ay, formal lang nag-take over itong mga tauhan ng barangay Moonwalk sa pangangasiwangan itong Gate 1 ng multinational village sa Montiel National Village dito sa Parañaque, para nga maiwasan yung tension sa pagitan ng dalawang magkasalungat na mga puwersa ng
grupo na unang nais mag-takeover ng pamamahala at yung sitting officers ng Multinational Village Homeowners Association, Association Incorporated. Dahil sa kanina, dumating ang mga tawan ng Philippine National Police para nyake dito nga sa lugar at para bantayan at tugunan yung banta sa seguridad. So nangyaring bigla ang pagdating ng persahan ng mga tauhan ng dating pangulo at leader nitong Homeowners Association na si Ardel Gakutan. Kung may detail lang ng RHTV yung pinadala natin na video kung saan makikita mo yung mga security guard na dumagsa dito sa harapan ng Village Gate 1, itong Multinational Village Gate 1, makikita mo doon yung taas ng tensyon ng biglang sumulpot yung mga unipermadong security guard. Hindi yan. Okay, maraming salamat RHTV sa pag-kooperasyon. Ano ba talaga sa mga late tuners natin, ano bang punot dulo niyan? Ano yung palitan ba ng management o pangulo, opisyal ng association? Matagal na yung leadership dito sa Multinational Village Homeowners Association Incorporated at ito yung humantong pa sa korte para nga resolve yung pamumuno at pangasiwa ng Village Association. Kanina nakausap natin si Mel Marquez, ang Village Administrator ng Multinational Village at ayon nga sa kanya in perpetual may perpetuality na yung naging desisyon sa pag-expel at hindi pagtanggap dito nga kay Ardel Gakutan bilang opisyal ng naturang Homeowners Association. Dahilan para pumagitang kapulisan at atasan ng kapulisan itong mga miyembro ng Barangay Moonwalk, lalo na itong Administration for Barangay Peace and Order ng Barangay Moonwalk Paranaque. Kasama ko ngayon ang administrator mismo ng Barangay Peace and Order ng Barangay Moonwalk Paranaque, si Master Sergeant Sabino Garcia. Sir, magandang hapon, live tayo sa DDR. Ano yung presensya nyo dito ngayon sa Multinational Village? Sir, magandang hapon po. Kami po ay naatasan sa pag-uusap ng iba't ibang partido, katulad ng ating kapulisan sa pangunguna ni Colonel Garduque, ang Chief of Police ng Paranaque City. At kasama rin po natin ang ilan sa mga pangkasalukuyang nakaupo dito po sa pamamahala ng Multinational Village na sina Mel Marquez, si ano tawag dito, sila Mr. Templo Nuevo at ang ilang mga homeowners. Kasama din ang mga dumating na gwardiya dito sa pangunguna ni Jimmy Lazaro. Ang Barangay Moonwalk po nandito. Nasaksihan din po yan ang ating mga ilan sa ating mga kagawad sa ating Kiko Espero at si kagawad Edward Magyani. Ano po ba yung eksaktong nangyari kanina? Bakit may biglang mga sumulpot na anim na po na mga security guard na ang mandato daw pangasiwaan at pangahawakan itong gate 1 at iba pa mga gates ng Multinational Village? Ang naging main issue kasi dito, ayon po sa pinapatupad na batas ng City of Paranaque, napagalaman po ng BPLO or Business Processing and Licensing Office ng ating siyudad ng Paranaque na wala pong posting permit ang pangkasalukuyang gwardiya na ayon sa kanila ay walang posting permit. Ngayon, ito po ay sinerve na sa pangunguna ng BPLO. Kaya naman, nandito po ang ating Barangay Moonwalk kasama ang kapulisan para sa peace and order ng lugar. Ibig sabihin po ba nun, sir, kanina yung mga nagdaang panahon na nangangasiwa mga security officer dito sa gate at mga gates ng Multinational Village ay hindi otorisado? Sa pakiwari ko, kung ito po ay inisyu ng ating City Government of Paranaque, ay maaari na hindi po ito wala pong authorization sa na magkaroon ng posting dito po sa mga nasabing lugar. At iyon yung dahilan kung bakit may kasamang mga security officer na dapat mag-take over. Regarding naman diyan, sa aking pagkakaalam, ang dumating na grupo ni Jimmy Lazaro, ayon sa kanila ay meron silang posting permit para sa nasabing lugar dito sa Gate 1.
Oo, oh, at ano pong naging pagtaya at anong ginagalang ng barangay at ng pamalang lungsod dito nga sa naging sitwasyon? Ang ating respeto ay para sa lahat at tayo ay para sa kapakanan ng peace and order and public safety. Tama. At tayo ay sumusunod sa direktiba ng ating kapulisan sa pangunguna ni Colonel Gerduque na ayon sa kanya na pansamantala na ang gate 1 po ng multinational ay take over ng ating kapulisan kasama ng ating mga barangay talot ng barangay Mundo. Right. Ang concern daw po dito ng mga residente hindi nyo po kabisado, hindi nyo alam yung mga panuntunan at yung mga residente hindi nyo rin kilala dito sa loob ng village. Totoo yan, pero katulad ng aking nasabi, tayo po ay sumusunod sa direktiba ng napagkasunduan ng iba't ibang partido. Sa disaluyuan na andyan naman ang ating mga homeowners para po i-guide ang ating mga kawani ng barangay kung anong nararapat at anong dapat gawin sa pagpapatupad ng pag-takeover ng nasabing gate. Po ang village association ay meron din pong chance na kumuha muli ng bagong security agency na merong posting permit. Ganun po ba? That I cannot answer as of the moment. All right, Sherwin. Kasi hindi yun bound ng aking aking kapasidad. So magiging okay na ho, sir, ha? Wala nang ganitong katulad na problema sa hinaharap. Hindi na magkakaproblema ng ganito. Hopefully. Okay na po ba? Na hopefully po habang tayo po ay nag-takeover dito, meron pong mga pag-uusap ng mga kataas-taasan patungkol sa bagay na ito. Okay. At ang lahat po ng partido, mapa-incumbent o kung sino pa man po ang mga involved dito ay para po sa kapakanan ng pagiging peace ng ating lugar dito po sa multinational dito. Salamat po. Maraming salamat po. So for today, ngayon wala na halos yung attention kanina dahil naglabasa ng kanina ng mga bahay yung mga village owners at yung ilan sa mga member ng homeowners kasama na kanila mga taga-suporta. Pero ngayon ay nandito na yung mga taga-barangay para nga pangasiwaan yung kaligtasan at kapayapaan at hindi na maulit yung attention na yung sitwasyon nung 2022 ng magkarang halos barricade standoff dito sa gate na ito. Sa gate na ito, pamosong gate ng multinational village dahil nga sa paggagawa ng kapangyarihan at ang pamamahala ito sa premyadong village na ito sa Paranaque. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, salamat Sherwin Bata Alfaro. RH Break Time. Kaya dapat relax lang, di ba, Miss Thea? Miss Thea alias Aliyah. Oo, dapat relax-relax lang tayo. At ngayon ay Friday na, weekend na. Yun. Hoy, marami pa rin po sa ating mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:30 ng hapon. Ang inyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At sa ngalan naman po ni Ms. Thea Petcho Corpus, ako po si Aliyah Ikatlo. RH Break Time. Hoy, sambay pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Abay, dumarami daw po ang nabibiktima nitong sakit na pertussis, partner. Ano ha? Oo. Ang pertussis po, ito po yung whooping cough. Yung parang kumakahol na aso? Ito yung ata yung ubo na may halak, partner. May halak ba yun? Hindi ko sure, pero basta ito yung matinding ubo na kadalasan ang tinatamaan. Para bang ano? Para bang may hika? Yung ba yun? Yun, tama, kalakay. No. At ang sabi ng nakausap natin kahapon, ang kadalasang biktima nito ay mga sanggol. Ayun, mga baby, ano ha? Kaya't meron na rin pong panawagan ng DOH sa mga nanay na dapat daw po ay ipabakunahan ang inyong mga chikiting para maiwasan hong magkasakit ng pertussis. Atin pong alamin mga kaibigan sa ating panayam ngayon pong hapon sa isa po sa mga dalubhasa po sa larangan po ng medisina
si Dr. Ana Ong Lim. Dr. Ana Ong Lim, ma'am, magandang hapon po sa inyo, Ray and Alia. Good afternoon, Doc. Good afternoon, Ali. Yes, ma'am. Doc, paano ito? Ano ho ba ang gagawin ho ng mga misis para ho maprotektahan ang mga bata laban sa sakit na pertussis? So tamas yung sinabi ninyo kanina, Nino and Alia, na matindi ang tama ng sakit na to sa bata. Mm-hmm. Kasi may kahinaan pa, no, yung kanilang resistensya. Yes, kung tinamaan sila ng matinding ubo, kung ano pa man yun, no, kahit na yung ordinaryong ubo or mga pulmonya or itong tinatawag na pertussis or whooping cough, okay, siguradong mataas ang posibilidad na ma-hospital sila. So what we would like to do is, dahil meron naman tayong bakuna na available laban sa sakit na to, yung mga tinatawag na 5-in-1 na matagal nang nasa health center, sana mabigyan natin, no, ng tamang masunod, no, yung tamang schedule sa pagbabakuna. Opo. Para mabigyan ng proteksyon yung mga bata. Doc, ma'am, bakit ho nagkaganito? No? Parang dumami ho yata ang tinamaan po nitong pertussis. Ito ho ba ay dahil sa ating panahon o kaya meron bang nakain na naging dahilan kung bakit ganito ang naging problema? Actually, Ray, hindi natin masasabing bago itong problemang, yes, to. Mm-hmm. Kasi within the medical community, na pinapansin na talaga namin na dumadami ang mga kaso ng pertussis. Mm. Nagpapasalamat na ako sa Quezon City Government na itinawag nito ng ang pansin, no, ng publiko. Mm-hmm. Kasi this awareness is going to be the driver na sana yung mga dapat magpabakuna ay pumunta na sa center at magpabakuna. Mm. Pero siguro what I'd also like to mention is, sa sanggol, matinding tumatama. Pero saan ba yan ang gagaling? Yun. Di nga ba sa mga kasama nila sa bahay? Yes. Mga teenagers, mga older children, adults na may mga ubo, mm, na maaring hindi nila iniinda, hindi nila gaanong pinapansin, akala nila kung anong ubo lang yun. Pero kung tinamaan na yung sanggol, yun, syempre na, mas matindi yung sintomas. So at the same time na gusto sana nating protektado yung mga sanggol, mm, dapat din yung mga may ubo na kumukonsulta rin, para malaman natin, pertussis nga ba to o whooping cough nga ba to? Kasi ang tagal na, hindi ako gumagaling. Mm-hmm. Dok, matanong din namin, no, ano bang sanhi nitong pertussis? Dahil apektado po ba nito itong panahon natin? Bakit muling sumulpot, mm-hmm, itong sakit na ito? Actually, hindi siya, siguro nagkaroon lang ngayon ng panibagong focus, mm-hmm, pero kung titignan natin yung mga datos galing sa Department of Health mula pa noong nakaraang taon, padami na yung kaso. Perhaps, mm, no, one of the reasons is sumumpong ang COVID, talagang bumaba yung ating vaccination coverage ng ating mga sanggol. Mm. So dumami ngayon yung mga hindi protektado, at dahil dumami yung mga yon, mas madali ang hawaan. So hindi naman related sa panahon, pero definitely may relationship din sa pagbaba ng coverage natin ng regular vaccine sa ating general population. So ito po, Doc, ay virus, ano ho? Tama ho ba? It's bacterial. Ah, bacterial, no? So ito yung isa sana sa mga mikrobyo na kung na pick up ng maaga, mm-hmm, merong angkop na antibiotic na pwedeng ibigay. Ayun, pero ang problema kasi nitong sakit na ito is pag medyo tumagal na yung panahon, kahit ibigay natin yung antibiotic, nandoon na yung epekto ng sakit, mm-hmm, medyo mahirap siyang ma-reverse. Kaya nga yung, mm-hmm, nakita sa experience ng Quezon City, unfortunately, may mga sanggol na namatay. Oh, ma'am, meron ba tayong mga remedy or prevention? Yun. Dahil ang sinasabi po ng ating mga health official, ubos na po ang supply ng bakuna kontra sa pertussis at posibleng sa Mayo pa daw po dumating ang mga supply ng bakuna, kaya siguro nagkaroon po tayo ng outbreak. Well, I hope, no, hindi sa lahat ng localities ganun ang ating sitwasyon, kasi syempre alam naman natin na devolved or decentralized ang ating health systems. Maaring meron pa tayong mga lugar na sapat pa rin ang supply ng bakuna. So kung tayo'y nakatira sa mga lugar na yon, let us take advantage of the protection na pwedeng ibigay. But as I mentioned, no, itong series na ito, itong mga bakunang ito ay ibinibigay lamang natin sa mga sanggol, mm-hmm, at 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks. So paano naman yung wala na dun sa edad na yon,
yung mga teenagers na katulad ninyo, no? Na pwede rin namang mahawaan ng pertussis. So ang problema actually is recognition. Opo, ibig sabihin ba, Doc, hindi lang sanggol ang tinatamaan nitong nakakahawang sakit na ito, kundi all ages ay apektado. That's very correct, no, Aliyah. Tama yung sinabi mo. So, on the one hand, gusto nating proteksyonan yung mga sanggol na mahihina talaga, hindi nila kayang dalhin tong sakit na to. At the same time, yung namang mga adults, no, kung sila ay merong simptomas, dapat magamot sila. And then of course, meron ding bakuna para sa adults. Opo. So let's just say, ubos na talaga yung mga bakuna para sa mga bata. Tayong mga adults, pwede tayong magpabakuna para hindi na natin hawaan yung mga sanggol na ating na-encounter. So mainam pa rin, Doc, na malakas ang ating resistensya. No? Saka siguro pag mayroong mga may ganyang sakit o sintomas sa mga bahay-bahay, abay, dapat siguro mag-face mask na yung may mga ubo-ubo dyan. Ha? Di ba, Doc? So magandang point yan, Ray. It's actually something that we learned from COVID. Yes. Hindi lang naman COVID ang... sakit, no, na naiiwasan ng pag-face mask. Actually, kahit na anong ubot sipon, kung meron tayo, maganda rin, no, na nag-face mask para umagal yung pagkalat ng sakit na to sa bahay. O, lalo pag meron mga baby sa bahay. No? Yung nabanggit mo tungkol sa resistensya, no, it's helpful, pero kung sakit na kasi ang tumama, di ba, mahirap na kalaban ng mikrobyo. Totoo po yan. Oh. Kaya siguro, iba pa rin yung pag-iingat, Doc. So, Doktora, maraming salamat po. And of course, siguro, ano pa ho ang maaaring ma-advise po ninyo sa ating mga kababayan para po maiwasan itong sakit na ito? So, I have several points, no, na reminders. Unang-una, yung mga sanggol na nasa loob ng 6, 10, and 14 weeks, dapat silang makatanggap ng mga 5-in-1 vaccines na sakop doon yung protection laban sa pertussis. Okay. Yun namang ating mga older children, teenagers, adults, mga lolo't lola na kasama sa bahay na may mga ubo, magpatingin po tayo para hindi naman po natin mahawaan yung mga sanggol. At itong mga age group na to, kahit na hindi na kayo babies, meron pa rin bakuna na pwedeng gamitin para makaiwas sa pertussis. Huling tanong na lang po, Doc, pahabol lang. Dahil may tanong dito sa ating YouTube Live, paano daw yung nangyayaring transmission dito sa outbreak na ito, ma'am? Actually, ano kasi siya yung galing sa laway, sa plema, airborne droplet airborne. Kasi ito. Kaya ang bilis, no? Alam na naman natin from the experience with COVID, pagka merong galing sa laway, galing sa plema, galing sa ubo sipon, mahirap kalabanin. So mainam pa rin yung face mask. Oho, di ba, well, makakatulong. No? Makakatulong. Doc, maraming salamat po, ma'am, sa ibinigay sa amin ng mga impormasyon tungkol po sa sakit na pertussis. Maraming salamat, Doc. Thank you so much. Ako, mga kaibigan, si Dr. Anna Ong Lim, isa po siyang pediatric, ayan, infectious disease expert. Saktong-sakto na kay Doc Anna Ong Lim tayo lumapit, no, dahil talagang nakafocus ito totoo sa mga yan, bata. Sa mga bata. Kasi sila ang talagang tawag doon na vulnerable. Yun, ha? Talagang delikadong tamaan ng ganitong sakit, kaya may mga namatay. Ano, ha? Nakikiramay po tayo sa mga namatay na yan. Meron pala tayong sa mga nakikinig dyan at nanonood na hindi pa alam itong whooping cough o pertussis. Meron tayong, magpaparinig tayo ng isang audio. Sige, no, nga. Huwag lang masyado matagal, baka lahat tayo mahawaan. Oo. Paparinig mo nga, ano yun? Saan? Paano ba yung whooping cough para may idea tayo, no, sa pinag-uusapan natin? Parinig mo, ayun na. Naku po, tatang. Tama. Okay, pasintabi ho sa mga nagbe-break time. Okay na yun. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, at mga report dito pa rin po sa programang Break Time. RH Break Time. Oras sa partner Aliyah. Ang oras 4:46 ng hapon. Number. Sari pa rin po mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Hindi po mga lingkod, si Ray Simayan. At si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Pinaghahanda ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Standby, Ms. Let, ang militar sa mga posibleng banta sa seguridad ng bansa. Iyan po ang binigyan din ni Pangulong BBM sa pagdiriwang na ikaisang daan 27th anibersaryo na hukbong katihan ng Pilipinas o Philippine Army. Nasabay po ng pahayag na kailangan maging multi-mission ready across domain at capable force ang Philippine Army. Sa kanyang mensahe na binasa mismo ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., sinabi ho ng Pangulo na dapat na handa ang Philippine Army laban sa emerging threats sa katatagan at soberenya ng ating bansa. Bunsod po nito ay patuloy naman na pinalalakas ang moral, efficiency at responsiveness ng mga sundalo sa pamagitan daw po ng mga inisyatibo para sa capacity building, mahigpit na training at education activities. Kaugnay ng balitang yan, nakatakdang gawin sa Hilagang Luzon ang joint exercises ng United States at Philippine Air Force na COPE Thunder. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, fighter aircraft ang gagamitin sa COPE Thunder na pangungunahan ng 5th Fighter Wing. Tampok sa COPE Thunder ang subject matter exchanges, interoperability training ng dalawang hanay. Bukod sa COPE Thunder, nakatakda po yan sa April 8, gagawin din sa Norte ang bahagi ng 39th Balikatan Exercises ng Pilipinas at Amerika. Kasama po dyan ang Australia, France at 14 pang observer gaya ng Japan at India. RH Breaktime. Uy, atin munang kumustahin, partner Aliyah, ha? Mm-hmm. Kumusta na nga ba ang kalagayan po ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos? Ating alamin sa report ni RH14 mula sa Malacanang, Let Narciso, Ms. Let. Let. Ba? Hello? Dali lang, mukhang babalikan ka namin, Let, ha? Naputol ang linya mo. Dahil kahapon po, kagabi pala, matatandaan bumubuti natin. Bumubuti na as of yesterday, as of last night. Ano? Kagabi, no, meron tayong update na nagkaroon ng flu-like symptoms. Mm-hmm. Itong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. At ang update, patuloy daw na bumubuti. Sa kanina, akala ko nga naka-attend na si Pangulong BBM dun sa anniversary ng Philippine Army, yung pala wala pa, no? So tuloy pa rin yung kanyang pagpapagaling kasama si First Lady, ano? Alright, ating alamin ng update mula kay Ms. Let. Okay na ba si Ms. Let? Sige, go ahead. Lakay, mabanggit ko lang kasi minsan parang nababanggit natin itong condition, ang ating health. Minsan no, parang nakaka-overthink ding umubo-ubo. Baka whooping cough na pala itong ubo na to. Diba? Oo. Dala lang yun, nauuso itong mga whooping cough na yan. Ano, talaga naman, no? Dati hindi natin pinapansin, pero ngayon dapat natin pansinin. Delikado lang, no? Yung mga bahay na may mga sanggol, ano, ha? Samantala, sa atin pa rin po mga balita. Standby, Ms. Let. Tatawagan ka namin, promise. Tinatawagan ka na namin uli. Okay na siya? O, yun. Ating alamin ang update mula sa Malacanang. Let Narciso, Ms. Let. Hey, Aliyah. Mayroon pa rin mga sintomas ng prangkaso sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ayon sa Malacanang, patuloy na bubuti ang kondisyon ng first couple. Batay sa pinakahuling update na nilabas ng Presidential Communications Office, maganda ang vital signs na Pangulong Marcos at ng unang ginang at komportable naman ang kalagayan ng mga ito. Patuloy rin daw sila sa pag-inom ng mga gamot at sinisigurong sapat ang fluid intake at pahinga. Sa PCO, mahigpit na binabantayan ng medical team ang kalusugan ng Presidente at ni First Lady hanggang sa tuluyan silang gumaling. Nagpasalamat naman ang palasyo sa concern ng publiko sa first couple, kasabay ng pagtiyak na magbibigay ng iba pang updates kung kinakailangan. Para sa kaunin, so si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Let Narciso. RH Breaktime. Tinapyasan.
Tinapyasan daw po ang bahagi ng Chocolate Hill sa Bohol para maitayo ang controversial na Captain's Peak Resort. Ito po ang sinabi ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ng DENR matapos po ang pagbisita sa naturang lugar. Ayon po kay Secretary Loizaga, tinapyas! Ganon? Tinapyas daw ho ng developer ng project ang ilang burol para magawa ang design ng proyekto na malinaw umanong violation dahil naman sa bawal galawin ang mga burol dyan po sa Chocolate Hills. Bukod sa Captain's Peak, may ilang pang kaparehong resort daw po ang itinayo sa protected area ng Chocolate Hills, kabilang na ang Sagbayan na Peak na tinapyas din. Yun naman pala, ang dami palang ginawang pinsala, ano ha? Sasabihin nila na hindi naman naapektuhan yung mga Chocolate Hills, ha? Tinapyas ho yung pinakatuktok ng isa sa mga Chocolate Hills, ano ha? Ang Chocolate Hill sa Bohol po ay UNESCO World Heritage Site at protected area sa ilalim po ng Proclamation Number 1037 Series of 1997 at ng National Integrated Protected Area System Act of 1992. Samantala, Lakay, dalawa na ang namatay habang 17 kabataan ang infected ng sakit na pertussis o whooping cough sa Pasig City. Ayon sa lokal na pamahalaan, 25 na sa kabuuang bilang ang kaso ng pertussis sa lugar mula po yan sa mula January hanggang March 2024. Paglilinaw po ng Pasig LGU, karamihan dito ay pawang mga sanggol pa at hindi pa nababakunahan. Samantala, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na mayroon silang sapat na supply ng bakuna at post-exposure prophylaxis na sa kanilang mga health center. Samantala naman, patay po ang tatlong magkakamag-anak matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Binmali, Pangasinan. Kinilala po ng Binmali Police sa mga biktima na sina Raquel Aquino Perez, 42 years old, anak na si Julian, 9 years old, at Lani Perez, 56 years old. Sa report po ng Bureau of Fire Protection sa naturang lugar, nagsimula daw po ang sunog pasado alas 12 ng madaling araw hating gabi sa dirty kitchen ng bahay ng mga biktima. Agad pong tinubog na nga po yung bahay dahil sa gawa ito sa light materials at nadamay din ang apat pang kabahayang katabi nito. Mabalik tayo, Lakay, sa pinag-uusapan nating whooping cough. Nanawagan po ang Department of Health sa mga nanay na pabakunahan ang kanilang mga anak bilang tugon sa tumataas na kaso ng pertussis o ubong may halak. Ayon kay Health Secretary Dr. Ted Herbosa, ang pertussis ay isang sakit na maaaring iwasan sa tulong ng pagbabakuna. Matatanda ang nagdeklara ng pertussis outbreak sa Quezon City matapos makapagtala ng 23 na kaso nito hanggang ngayong March 20. Ang naturang sakit ay kumitil na ng buhay ng apat na sanggol. Naku. Dahil po yan sa bacterial infection. Sus, Nakikiramay po tayo sa mga naulila ng mga sanggol. Kaya yun po ha, sa panayam natin kay Dr. Ana Ong Lim, ha? Abay dapat pabakunahan ng ating mga chikiting at pati na rin yung mga adults dyan, no, ha? At, siguro pati na rin yung mga may edad na, ha? Tama ka dyan, Lakay. At syempre, bukod dyan, prevention talaga is better than cure. Yun. Magmask kung maaari para hindi po tayo makahawa sa mga vulnerable sector. Natumbok mo, Doc Alia. Dalawa ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Metro Manila ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Sa Makati City, patay ang isang rider matapos magulungan, naku naman no, ng papaserong bus. Sa investigasyon, nahagip ng bus ang motorsiklo na parehong binabagtas ang northbound lane ng South Super Highway na ngayon po ay Osmeña Highway. Dahilan para sumimplang at magulungan ng rider. Samantala, sa Maytondo, Maynila naman ay dead on the spot ang isang driver naman ng trailer van matapos itong mabangga ng 12-wheeler na dump truck. Kwento ng ilang saksi,
Abay, nasiraan daw po ang trailer truck kaya nasa likod ang driver para suminyas sa mga paparating na sasakyan. Hindi daw siya kaagad napansin ng driver ng dump truck. Kaya ayun. Ay, sus apo, napisak ho yung biktima. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, lalo na ngayong bibiyahe ngayong Semana Santa, ano ha? Ingat po tayo, ano ha? Samantala naman, meron ka pa dyan? Oo, Lakay, meron dito nga 600 families na nawala ng tirahan matapos po ang halos 7 oras na sunog sa Aroma Happy Land, Tondo, Maynila. Mm-hmm. Hindi bababa sa 200 bahay ang natupok ng sunog na nagsimula 10:30 kagabi sa isang two-story housing building sa Aroma Street. Sa loob lamang ng isang oras ay itinaas agad sa 5th alarma ang sunog bago na ideklarang fire under control bandang 12:44 ng gabi. Pero inabot pa ng hanggang 5:28 ng umaga kanina. Wow. Bago tuluyang naapula ang malaking sunog. Mm-hmm. Wala namang naitalang nasawi o sugatan sa sunog, ngunit tinatayang aabot sa higit 6 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog at inaalam pa ang sanhi nito. RH Break Time. Ah. Next week ay Semana Santa na, no? So marami na hong magbabakasyon. Iba ngayon pa lang bumibiyahe na. Siyempre, dinawawala sa mga baka-bakasyon ng Agua de Pataranta. Ano yun, Lakay? Alam mo ba yung Agua de Pataranta? Ano yung Agua de Pataranta? Kapag uminom ka, matataranta ka. Hanggang sa makakatulog ka. O, diba? Pangalawa sa best spirit sa buong mundo, ang lambanog na pambato ng Quezon Province. Wow! Pwede po sa ranking ng food website Taste Atlas, may ranking na 4.4 out of 5. Ang wow, lambanog. Talaga galing to sa ano? Sa musang galing itong lambanog? Saan, Lakay? Sa Nyug. Lakay, hindi pa kasi ako nakakatikim ng lambanog. Padala nyo ng lambanog, Benji. Padala mo nga ng lambanog si Miss Aliyah para matikman niya yung lambanog. Inilarawan ho ng nakalalasing na colorless na inumin na gawa sa fermented sap ng nyug at may 40% alcohol content. Bukod po sa classic lambanog, may iba pa tong klase tulad po ng sweetened. Bagay sa'yo to. May flavors. O flavored na lambanog na pwede rin ihalo sa iba pang inumin at mga cocktail. Ano ba yung number one? Check mo nga yung sa lista. Ang number one, Lakay, ay medyo maliit. Sige. Lakihan mo nga RHCB. Ano ba yung number one? Ayan na, tinitinan niya na ni Aliyah. Space Side Scotch. Stateside pala to eh. Sa ibang bansa pala. Ano, tapos tayong pangalawa, lambanog. Grabe. Taga saan yung ano? Anong bansa yon? Scotch. Lakay, hindi ko ma-identify eh. Kaya gamitan natin larga vista. Kailangan natin ng lens. Talaga naman, no. Yun, ha? So, pero, wag na yung maglalasing kapag Semana Santa. Dapat nagtitika, nagmumuni-muni. Nagninilay-nilay. Mm-hmm. Kasi Semana Santa yan. Yan ay para ma-reconnect tayo sa ating buong lumikha na talaga namang nagmamahal sa atin. Na dapat sana tayo ay magmahal sa kanya at sa ating kapwa. Wow! Ikaw, Lakay, ano bang plano mo sa Holy Week? Dapat talaga ating tingnan ang ating spiritual na aspekto ng ating buhay. Kaya huwag po ninyong kalilimutan ang Gabi ng Misteryo bukas 10 to 11 p.m. sa DCRH, and we will be discussing about spirituality at pananampalataya sa puong lumikha. Ayun, naisingit pa. It's a funny game. Hoy, salamat daw sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Break Time. Minus po sina Lakay Mayor Deo Macalma and Miss Thea Pecho Corpus. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Ako naman po, si Aliyah Ikatlo. Hoy, saka nagpapabati ang ating mga classmates sa Bicol University. Yung ating mga kasamahan dito, sina Irish, Cherry and Jelvy. Ayan, salamat sa lahat ng ating mga kasama. Ang TV Tech at ang Radio Tech. Yan.
Ingat po sa mga bibiyahe ho, ano ha? Abay, dapat eyes on the road, not on your phone. At planuhin ng maaga ang inyong mga, kung magbabakasyon po kayo, no, para hindi po tayo ma-hassle. Sarang saglit ho ang programang Balansyado. Kasama po si paring Henry Uri. Oras, 5:07 p.m.